will make your business come alive. Are you part of the next generation? It's time to go supersonic. Yon, so, good morning po muli sa ating lahat. At ito, napaka-exciting po talaga itong nangyayari sa ating ngayon dito sa Mission Control, no? At pagabi po ay nagturo tayo kung paano po ilagay yung ating mga drone sa ating pong doon sa anim, ano, doon sa anim na hexagon, ano, yun po yung tinuro natin. At tuwang-tuwa naman ako kasi ang dami na po nakapanood at nagpapasalamat sila dahil nasundan daw naman po nila. So yun po yung purpose kung bakit tayo nag-record, ano, para yung mga hindi po nakaka-attend ng mga webinars natin, pwede po nilang balikan sa ating YouTube channel, ano. So this evening naman po, ang ituturo naman natin ay kung paano mag-claim ng waste, no? Mag-claim ng waste at saka kung paano maglagay ng mga waste doon sa Eternal Lab para makapag-generate ng mga assets. Kagaya po nung nangyari sa akin kaninang umaga, tuwang-tuwa ako kasi nga bago ako matulog ay naglagay ako ng 100 na waste, ano, doon sa Eternal Lab. At pag-gising ko, tinim ko po, at isa po sa nakuha ko po ay blueprint, ano, kaya sabi ko tuwang-tuwa talaga ako, ano, dahil napakahirap pong makuha ang blueprint, ano, 0.99%, ano, yung percentage bago mo siya makuha. So this time ay magki-claim ulit tayo kasi nag-mature na po yung linagay ko po uling 100 bago tayo maglalagay uli kasi marami-rami pa naman tayong waste na pwedeng pantaya kasi binubuo pa natin yung mga assets na kakailangan natin para makabuo ng facilities. Ayan. So, allow me to share my screen para simulan na natin. Ano, kung gusto nyo naman po mag-take down note, ay pwede rin po para makita nyo po yung mga ano, step by step. Kung hindi man, ay pwede nyo naman balikan po yung ating mga ano po, YouTube recordings. Ayan. Ayan. So, nandito na po tayo sa ating mission control. Ayan. So, kung makikita nyo dito, ayan, tuloy-tuloy na po ang pag-harvest ng ating mga harvester drone. So, linagay ko na po lahat ng aking mga drone dyan, ano, kaya wala pong bakante. Kaya dun sa mga kulang po yung drone, isa, dalawa lang, dun sa bakante, pwede po natin i-collect po yung mga waste doon ng manual. Ano, manual, pwede pong ma-collect po yan ng manual. Ano, pwede nyo pasyalan every now and then, ano, every hour, 2 hours kung gusto nyo. Pero dito kasi, dahil nga ito ay kompleto po yung drone ko, ano, kompleto ko po nalagyan, automatic po ito ang pagki-claim. Automatic, hindi ko na kailangan isa-isahin pa yung mga waste na yan, kundi siya na po yung pusal nagki-claim ng waste. At dito, kukulitahin na po natin yung naipon. Ano, may mga naipon na po dito. Punta lang po tayo dito sa manager. Ayan, so dito natin makikita yung mga drone natin. Ano, ayan, anim po lahat yan. So isa-isahin po natin yung i-claim. Ayan. Para madamdag po dito sa waste, dito sa taas na nakikita yung 773, madadagdag po dyan para tuloy-tuloy po tayong magtataya doon sa ano kasi nga nakompleto ko na po yung requirement na 1,000 Astro Credits para nga doon sa pag-build ng facilities. Kaya kulang ko na lang po yung ibang mga assets kagaya ng mga biomode. Ano. So, kiklaim po natin ito para mag-generate po ulit siya. Confirm. Ayan, na-claim na po yung una, pangalawa. Confirm ulit. Tingnan niyo po, nadadagdag po yan doon sa waste sa taas. Ayan, so na-claim na ulit. Pangatlo. Confirm. Kita niyo po, walang kahirap-hirap pag may drone kasi siya na po yung kusang nangungulikta ng basura. Claim ulit, yung pang-apat. Confirm.
parang hindi siya nag-ano, close muna natin. Ayan. So, since ano, ani po yan, yung marami-rami po yan, dito muna tayo makiklik kasi kailangan mailagay ko na ulit yung 100 na itataya ulit natin dito sa Eternal Lab para makakuha ulit tayo ng ano ho, ng mga other assets yan. So, ito na po yun. So, ang isa pong pagtataya natin dito, kung tataya po tayo dito o maglalagay tayo dito para magbakasakali na makakuha tayo ng asset, 25 po yan na waste. Ano? At maximum 100 sa bawat 6 hours. So, pag 100, ibig sabihin, 4 po yan na base kayo mag-claim. Yan, yan po yan. So, simulan po natin mag-claim na po, ano, baka sakaling makompleto natin, ano, yung mga kulang pa pong assets. So, try natin ito isa. Kasi kulang pa ako ng ano eh, kulang pa ako ng legendary, biomodes, tsaka rare, kulang pa ako ng mga yun. Yung ano naman yung iba ay halos makompleto na. So mamaya titignan natin kung ano pa yung mga kulang. Confirm. Yan, tayo lang po natin. Kung ano makukuha niya. Pero ito po ay hindi po all the time na may makukuha tayo. Take note, 36% din po ang probability na makakuha tayo ng bokya. Ibig sabihin, wala tayong makukuha. No? Kumbaga, yung 25 na nilagay natin, tapon na po yun. So yan, nakakuha tayo ng outlier biomode. Yan, yung unang binuksan natin. Yan, outlier. So next, okay lang yan dahil kulang pa ako ng outlier. Claim natin yung pangatlo. Sana lahat ay ano, may laman, ano? Walang bukya kasi may mga bukya rin talaga eh. Yung o yung wala kang makukuha zero. Yan, try lang natin mag-confirm. Legendary, legendary. Yung legendary yung mailap din na kuhanin. Kahit dalawa lang siya, pero medyo mailap din po yun na makuha. Oh, yun. Ang common biomode ang makuha natin sa pangalawa. Yan, so may 7 na ako, plus 1, 2 na lang kulang ko. Kasi 10 pong kailangan nito, 10 ang kailangan pong ang common biomode. Buksan na po natin yung pangatlo. Nakakasuspense.
Nako, yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bokya. Wala siyang nakuha. Wala. Oh, yan. So, zero tayo dyan sa pangatlo. May isa pa. Yan. Sana ito maganda-maganda ang makuha nitong ano, set. Okay. Ito na pa yung pang-last. Bago tayo tumaya ulit ng another 100 hanggang sa makompleto na natin po yung mga kailang assets. Yan. Sana maganda makuha nito. Yun, outlier din po ulit. Yan, okay lang po. So, panalo tayo, ano? Panalo. Kasi nga, ay, ito yung mga kailangan ko pa rin po naman talaga yung mga yan. Ano? Hindi pa kompleto yung uncommon tsaka yung common. Pero konti na lang. So, pupunta natin mamaya. So, bago tayo pumunta doon sa new lab, kung saan po makikita yung mga assets na naipon natin doon, ay taya muna tayo. Tataya muna tayo ng 100 na ano ulit para bukas pag gising ay bubuksan na po uli natin after 6 hours po yan. So yan, may 773 pa tayo, hindi pa nakiklaim po yung mga nasa taas. So okay lang kahit hindi mo na-claim dahil marami pa naman po ang ano. So ang gagawin po natin dyan ay pupunta po tayo dito sa yan. Pupunta po tayo dito ngayon sa Eternal Lab. Ayan. Saan ba makikita yung Eternal Lab? Yung itong blue nasa baba. Yung nasa baba na yan. Ano to? I-click po natin ito. Yan. Yan ito. Yan siya. So, click po natin yung enter. Yan po ito. Tatanda nyo po, blue po yan. Blue. Then click yung enter. Yan, wait lang po natin. Nagbabasa pa. Yan, wait lang daw. Wait. Ayan, so, yan na siya. So pag nakita niyo pong ito, lumabas na, click lang po natin dito sa Refine Ways, yung pong ano doon, yung pong arrow sa kanan, yan, click lang po natin yan, click. Then, click Next. Then dito sa taas makikita niyo po, maximum 25 po, ano, ang panglagay natin dito. So, dahil marami pa naman tayong waste, 773 pa, so 100 ulit yung aking pong ilalagay. So, click lang po natin yung plus sign. Yan, hanggang sa maabot niya po yung 100. Yan. Maximum 100 lang po yung pwedeng ilagay. Then, next. Next ulit. Yan. Bawat transaction po ay kailan po ng confirmation ni MetaMask, ano. Kaya, ganun po yung, ano. Yan, antayin lang po natin na lumabas po yung confirmation. Yan. Madali nyo pong masundan to kasi medyo mabagal po yung ano, yung laptop. Kaya ano, hindi siya mabilis. Yan, madaling masundan. Yan, confirm.
Okay. So, yan, nakita niyo po. To see the world direct beyond time, the entropy of this planet, your waste will hopefully be refined into biomods in 6 hours. Yan. Anim na oras po yan. Our experiments at Eternal Lab are confidential, but you can follow the progress in your task manager. Yan. So, pag dinig natin yung continue, babalik na po kayo doon sa dito. Yan. Start na po yung timer. Yan. Kita niyo po yung timer. 6 hours po yan. So, ngayon po ay 10. 10 po dito sa mga ano po yan. 4 a.m. 4 a.m. po ng madaling araw dito sa Europe. Pero siyempre, gigising tayo ng mga 6 or 7. Doon na po natin bubuksan. Hopefully, makakuha ulit tayo ng blueprint. Sabi yun. Ayan. So, ngayon, ang gagawin naman natin dito ay pupuntahan natin yung sa my new lab. Ano? Kasi sa new lab, doon natin makikita kung ilan pa yung mga asset na kakailanganin natin para makabuo po ng facilities. Kagaya ni Coach Resty, Coach Danny, nakakompleto na po sila. Ano? Kaya yun, nag-start na po yung kanilang pag-create ng ano energy. So, dito naman po tayo pupunta sa new lab. Yung yellow. Yan, yellow. Dito po natin makikita yung mga naipon na po nating mga assets. Ano, para po makabuo po tayo o makabuild tayo ng facilities. Kasi yung facilities na yan, yan po yung mag-generate ng energy. Yung energy na yun, nandun po yung malaking income. Through staking. Ano, malaki po yung nakalaan. Na staking reward sa energy. Kaya ang main goal po talaga natin dito ay makaipon ng maraming energy. Pero medyo challenging po ito, itong pag-create ng facilities kasi nga po ay napakaraming requirements. Ano ba yung mga requirements siya? Makikita natin sa loob. Antayin lang po natin na makapasok siya sa loob. Ayan. So pag binuksan natin ito, doon na po natin makikita yung mga kakailanganin nating facilities. Assets pala para makabuo ng facilities. Ayan. So, nakita niya po dito, yung mga red na yan, yung mga red na yan, yan po yung mga kulang ko po. Yan po yung mga kulang ko pa. So, dito po, ang requirement po dito ay one blueprint. Dalawa po yung blueprint ko na po, ano, kasi may nakuha nga po isa tapos yung isa binili ko sa OpenSea. So, Astro Credits, meron po 1,000 na mahigit na Astro Credits. So, okay na siya. Outlier bio mode, yung nakuha po natin kanina, no? Dalawa pong outlier bio mode po yon. So, isa na lang yung kulang ko, no? Isa na lang yung kulang ko kasi 19 na po siya. So, yung common bio mode, okay na siya, kompleto na. Then, uncommon bio mode, dalawa na lang ang kulang. Dalawa na lang, 10 ang kailangan. Tapos, rare bio mode, 4 pa. At ito nga po yung medyo mailap talaga, yung legendary bio mode, 2. Ayan, so, patuloy po akong tataya o maglalagay pa doon sa Eternal Lab hanggang hindi po nakukompleto ito. Itong may red pa na yan. Dahil pag kompleto na po yan, ito pong next na yan, magiging mag-highlights na rin po yan din. Pupunta na po siya doon sa pag-generate ng facilities. Ito po yung mga facilities natin na i-generate po nito pag nakompleto. Ano? Either ang makukuha natin, so ano din po yan, kumbaga ay random din po, hindi po tayo pwede makapamili. So, ito po yung mga facilities na i-generate po nito pag nakompleto na natin. Either Fusion Core yung makuha natin, legendary po yan. Or Radiant Gardens, yan po yung rare. Tidal Turbines, yan po yung uncommon. Thermal Well, yan po yung common. At yung Solar Grid, yan po yung outlier. At ang nakuha ni Coach Resty kanina, dahil siya pa na siya na po yung kauna-unahan sa Team Europe na nakakuha ng facility, ito po yung nakuha niya, Thermal Well. Ayan. So kung makikita niya sa Fusion Core, kagaya din po sa Legendary Biomode na ito, 1.96% lang po ang chance na makakuha tayo nito. Ganun din po sa Radiant, ayan. So ang pinakamalaking chance na makuha natin dito ay yung Solar. Pero maganda-ganda na rin po yung nakuha ni Coach Resty kasi nga na sa pangalawa po yung nakuha niya, ayan. So congratulations ano sa Resty. So alam niyo na ho ano ito po yung kailangan natin ano na makompleto.
Pero since mahirap po ito, so pinaplano ko po yung isa ko po dito ng blueprint ay i-call po ko para dun sa mga mahirapan na makabuo nito ay maisama ko po ano at para hindi na po sila maglalabas ng malaking pera kasi medyo malaki rin pong kailangan pera po dito, especially yung blueprint, napakamahal po niyan ano, sa OpenSea. Tapos hindi rin po biro makabuo ng 1,000 Astro credits lalo kung iilan lang po yung inyong mga drone ano. So ito mapuro-provide ko po ito, tong dalawang ito, kasi yung sa asawa ko ay nasa 600 na rin po yung blueprint na ay blueprint yung Astro credits na nandoon. So dito lang siguro ako mangangailangan. Ayan. Sa outlier, 20. Common, 15. Uncommon, 10. Rare, 5. At saka legendary biomod 2. So ito po yung kukumputin natin kung magkano ang halaga nito. At ito po yung plano ko na i-core po. Ayan. Ito ako na po mag-provide ng dalawang yan. Yung sa taas. Saka sa marami po akong drone. Mabilang po ako makapag generate ng 1,000 Astro credits uli. At meron na pong nakaabang na blueprint pa na isa dito. So yun po yung ating pong tutorial video ano sa pag-generate ng ano. So kung gusto niyo naman pong mag-burn pala, ito po yung ano pa importante pa ano. Exit muna tayo dito. Yung pag-burn naman po ng ways into Astro credits, kasi nga di ba kailangan natin di ba ng 1,000 Astro credits. So kung may mga ways kayo at gusto nyong gawin ito o i-challenge nyo rin yung sarili nyo na gawin din po ito, kailangan nyo po ng 1,000 Astro credits. Ang good news, lahat ng may mga drone ay nag-generate po yun ng ways. At pag i-burn po natin yung maximum 100 din po sa 6 na oras, at ang mag-generate po ng 100 ay 95 Astro credit. So yun po yung papakita natin dito. Ayan. Pabalik lang po tayo doon sa main. Previous. Para kompleto na po yung tutorial natin dito. Ano? At para masundan nyo po. Yan, balik po tayo dito. So, balik ulit tayo sa build. Antay lang natin lumabas yung anim na hexagon. Kasi nandun po yun eh. Yung GWS naman po yung pupuntan natin. O global waste system. Wait lang daw. Nakakasunod ba kayo mga ano natin? Mga member natin, ano? Co-host? Okay lang ba? Nasusundan nyo ba? Yes, boss. Yes, boss. Kailan natin lumabas yung anim na hexagon. Yan. Okay, lumabas na. So, para naman po sa pag-burn, ano, mag-burn po tayo ng ano, pag-burn po ng waste para makapag-generate ng Astro credits, dito po tayo pupunta. Yung itim. To. Si GWS o Global Waste System. Click po natin yan. Then enter.
lipin po ulit natin ito, tong arrow na ito sa gitna. Sa may St. Louis yan, click nyo po yung arrow dito sa may St. Louis na yan. Then, next. So, ganun din po, minimum 25 din po, ano, up to 100. So, yung 25 po, yan sa, yung 25 po na no waste, ang mag-generate po nito ay 24, yan, sasampo lang na po natin. 25 lang po ilalayo kasi nga I need ko po yung mga waste ko para doon sa Eternal Lab, ano, dahil nakompleto na po yung ating Astro Credit. So, isasampo lang po natin para makita niya. So, click lang po natin yung next. Pero ito pwede ang 100, ha? Yan, no? click mo lang po yan. Maximum 100, yan. Pero ako ay 25 lang kasi nga ay sample lang ito. Yan. Next. Ay, nakita niyo po, 24 po na Astro Credits ang mag-generate ng 25 na waste. Then, next. Next ulit. Transaction filter. Ayaw pumasok. Subukan natin ng 50. Tapos pag Astro Credits na po, kung wala naman po kayong planong magbuo ng facility, pwede na po yung ibenta sa OpenSea. Ano? Ayaw talaga. Wait lang ha. Request natin. Bakit ayaw? Pag hindi siya nag-go, yan, i-refresh nyo lang po, ano? Kasi minsan ayaw po talaga siya, hindi siya nag-go. Ano kagaya niya, no? Ah, meron na pala. Yan, balik tayo sa ano, mission control. Sa inyong kapat. Tamang-tama pang tutorial ito, ano? Para masundan nyo. Medyo mabagal eh. Balik tayo sa mission control. Wait lang. wait. Yeah.
Dahil ayaw kanina, ulitin natin. Grabe, oh, ang ganda ng kulay, ano? Makulay na makulay yung ating mission control, eh. Next ulit. Kanina ayaw mag-confirm, di ba? Kita niyo kanina ayaw mag-confirm. Nag-fulfill siya. So, i-refresh yun lang po pag ganun po yung experience niya rin. Ayan. Okay. Continue. So, yun na po. Nakita niyo na po. Nag-succeed na po siya. So, makikita po natin yan, yung mga transaction natin. Babalik lang po tayo doon sa, ano, sa main. Para makita niyo po yung, kung ilang oras pa yung natitira, ano, yan, dito sa manager, yan. Dito po kayo. Pag natapos na po yung mga transaction natin na ginawa, pupunta lang po kayo dito sa manager. At dyan nyo na po makikita, ano, ho, kung kailan tayo mag-click. Kasi may oras po yan. Meron pong timer. Kaya lang natin. Kasi nag-load pa siya. Ayun na nagbawas na. 25. Wait lang daw ulit. Nag-loading pa siya. Ayan. Mamaya ko na i-clean nyo kasi nga ay marami pa naman tayong stock. So dito sa baba, ayan makikita nyo po dito. Yung 100 na tinaya natin sa Eternal Lab, yan. Ito po yung oras sa baba. 5 hours and 41 minutes. Tapos yung naman pong waste na binayar natin para maging Astro Credits, ay, ayan po, 5 hours and 57 minutes. Ayan. Dito rin po tayo mag-claim na ano, pag natapos na po yung oras. Mag-highlights po yung claim kagaya nung ginawa natin kanina. So, yun lang po yung ating tutorial video ngayong gabi. Ano? I hope na nasundan natin ano, yung napakagandang mission control. Grabe, nakaka-excite talaga ito. Halos hindi na tayo napapatulog nito dahil sa ganda ng ginawa po nilang platform game natin. Ano? Ayan. Congratulations po sa lahat po ng mga naniwala ano dito sa project na ito. Ayan, nakita niyo naman po yung Discord kanina. Ayan, tingnan po natin yung ano bago tayo magtapos, yung pong sa announcement sa Discord. Ayan, ito po yung announcement kanina ni Sir Chris. Basahin lang po natin ano. Ayan, today nakalagay. Yan. Sabi dito ni Sir Chris, "We are so happy to see that you are enjoying mission control this much. You are working heavy with mixing minor bugs and this release should
be considered a beta version. And nasa beta version pa lang po tayo kahapon po naglansang Mission Control. Siyempre may mga inaayos din po sila dyan, ano, para mas lalo siya mapaganda. Which means the game will keep improving every day. Later this week, we will start pushing hard on marketing and we feel ready to onboard thousands of new players to this game. If you are playing now, you are indeed very early. Ayan. Tayo yung mga pioneer, ano. We have a big airdrop coming up in 5 weeks, December 22nd. Ayan, asahan po natin yung every 3 months na airdrop, ano, 4 na airdrop po yan, pangatlong airdrop na po ito, ano. So sa 22nd po ng December po yan magaganap. And it's probably not a secret if I tell you that the majority of these tokens will be airdrop to early and talented players of Mission Control. So ibig sabihin, yung pangagalingan po ng malaking airdrop ay sa mga activity na gagawin po natin dito sa Mission Control. Big bonuses await and the energy staking is, in addition to this, very attractive on its own. More about this during next week, so just keep up AOCs. You are already the third most interacted ERC-1155 contract on Polygon and this is just the beginning. Secondary sales on OpenSea are higher than ever, which, of course, is a good sign as well. We have recently made some amazing partnerships that we will share with you all soon. By looking at the current market conditions and where we are heading, things are looking bright for us. Personally, I'm blown away with the design, game mechanics, lore copy front and back end, to name a few. The team have been working extremely hard to pull this off, led by the outstanding Captain Planet. So everyone, please help me show the team some love and gratification to this post. I know it mean a lot to get some well-deserved recognition. Yeah. So napakaganda po ng ating Planet IX. Pangatlo po tayo, third most interacted ERC-1155 contract on Polygon. Grabe, isang taon pa lang po yan. At marami pa po silang gagawin pong mas maganda pa dito sa Play to Earn game ito. At nakita nyo po, habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. Habang tumatagal, lalo nakaka-excite. Kaya dito sa Mission Control, talagang grabe, nakaka-excite talaga. Mag-i-start naman mag-generate ng waste yung ating mga drone na nabili noon. So that means, ano na po yan? Pwede na pong pirahin yan pag na-convert natin ng Astro Credits. Yung Astro Credits na bebenta po yan sa OpenSea. So, kaya po tinawag nilang Play to Earn Game ang Planet IX. So, that's for me sa gabing ito. Ano? At abangan po natin yung mga susunod pa pong mga tutorial. Kasi nga po ay habang papatagal, painit po ng painit dito. Ano? Kaya, yun po. Congratulations po muli sa lahat ng mga players natin dito sa Planet IX. God bless po sa ating lahat. Recording stopped.